Hi guys, so welcome again to Fatboy Customs. Tulad nung naipangako, what we're gonna do is change oil tayo ng ating GSXS 750. Palitan natin. So nag-order tayo ng mga kailangan natin like the fuel filter. And then, what else? Yung langis na gagamitin natin for the bike itself. Now, pakita ko lang. Ito yung ating GSX test plus yung ating oil filter there. Later on, pakita ko kung anong filters yung ginamit. Yan. Flip. So, here. So, yung mga tools na ginamit natin are 17-inch na wrench, a standard Allen, tapos isang flat screwdriver. So for the GSXS, as you can see, nasa ilalim yung kanyang drain plug, right? From the videos that I have seen, meron na siyang magnetic plug. So basically, makikita na natin dyan kung may mga residue ng mga bakal or whatever, makukuha ng magnet. Now, before doing so, pinainit ko for about 2 minutes yung motor. 2 to 3 minutes yung motor. Alright? Then siya na medyo against the light tayo. But then, so, on this video, we got two filters. Let me just show you. Ito yung stock filter niya. I ordered it online. Siguro, ang price nito is from 600 to 800 depending sa online seller na makukunan nyo. Same thing with this one. I tried this one kasi syempre may pangalan and then nakikita. So gusto ko lang siyang makita na may KNN sa kanya na makikita mo. Aesthetically, parang mas gusto ko to. But then again, in case na hindi talaga ubra, I'll go back to the stock. Alright? So there. So KNN, oil filters. Yan yung ating specs. AN138. Okay. Genuine oil filter ng Suzuki motorcycle. Alright. Original. Yan yung kanya code. LFS706. Okay. Yan yung part number. Alright, so makita ko lang on how we'll be doing the change oil for this bike. Alright, okay, welcome back. So just in future, I'll be using an Enoch. Enoch Vulcan 15 watts board, into, you know, nare-recommend yung mga ganitong bagay, but this is my personal use. All the bikes that I've been using, mga small bikes or scooters, up to the last big bike that I have sold, yung R6. Ito yung langis na ginamit. The reason why malamig, but smooth yung takbo kasi ng takbo makina and very quiet siya. Yung viscosity niya tama-tama, especially sa mga maiinit na bike, such as the big bike. So this one, nakakapag-protect siya ng mga wallings ng ating engine. The engine lasts longer.
Now, marami mo tatanong, pwede ba yung diesel engine oil sa gas-fed engine oil? I mean, gas-fed engines? Yeah, pwede naman po. I have known several race drivers, race car mechanics, na gumagamit ng diesel engine oil. It's a matter of preference lang po, aling brand or aling product ang ginagamit nila. For me, ito pong enough Vulcan. Okay? So, don't take my word for it. You can try. Hindi ko din nare-recommend sa inyo. This is just what I am using for my money. Okay? Hindi naman ako nakikipagtalo if you're using a good brand. That's okay. Kasi yun yung naging experience nyo with that kind of brand. So, if you prefer kasi that said brand, it's okay. What I'm saying here is, kailangan ko lang siyang i-change oil since bago siya, bago ko nakuha yung motor, just to be, kampante, at the same time, parang feeling assured ka na yung motor ay free of na saying na kulang sa maintenance, kailangan mo maintenance. But make it a habit kung kukuha kayo ng motor, especially kung second hand, magkakuha nyo, change oil nyo, lahat, i-drain nyo yung mga liquids nito to make sure na bago nyo siya gamitin ay kumbaga panatag na yung loob nyo na, uy, bago na langis nito, everything is in good condition. So, pwede siya pang long ride, And most of all, makikita mo kung may problema ba yung motor na kinuha mo or not. Okay? And ang full time for me. Alright, so, let's start with the change oil proper. So, let's go to the bike. Okay, so dito na tayo with regards to choosing which oil filter to use. Flip ko lang. So this is the stock oil filter. Problema natin kasi sa mga nag-change oil. Sobrang higpit ng kanilang pagkakalagay. So what we had to do is put a hole in it para ma-twist ng maayos. Okay? Especially kung wala kang special tools para tanggalin mga oil filters na ganito. So, kailangan natin mag-improvise. Since kailangan natin mag-change oil, we have to do this. So, anyway. So, let's see the difference. So, magkakapareho naman sila. Alright. Okay. Butas. Sa depth. Okay. The part numbers are the same. Alright. Yan. So, everything is in order. So, the reason lang na gagamitin ko si K&N is because of this. Mas madali siyang tanggalin. Mas madali din siyang higpitan. Alright. Now, if maghihigpit kayo ng mga oil filters nyo, I suggest yung higpit lang ng kamay is the best way to do it. Kasi kung gagamitan pa natin ng wrench, once na magkaroon na yan ng vacuum, sobrang higpit na niyan sa ating engine. Okay? Kaya, ito ang resulta. Okay?
Pero siyempre, yung higpit na tama naman na. Hindi yung higpit na bading. Okay, so I'll be using K&N oil filters for my bike. Okay. So, before installing this, so tatanggalin natin to, we will be lubricating itong gasket na ito. Also, will be half, or we will gonna be put parang mga 1/4 ng langis na gagamitin natin dito na siyang isasalpak natin sa motor para magkaroon ng prime yung langis, especially yung pag-pump ng langis papunta sa head. So, kung ito, nilagyan mo na kaagad, hindi mahihirapan yung pump. So, hindi magkakaroon ng dry running sa ating piston. Kaya, lubricated pa rin siya. Right? Okay. Let's proceed. Malaman natin kung at par na yung ating langis. Okay, nakalagay dito 3,200 milliliters. Okay, so yun yung ilalagay natin yun sa kanya. Since wala tayong okay.
Yeah, linis lang natin ang gasolina. Okay, so yun nga. Tapos na tayo mag-change oil. Pakita ko lang sa inyo saan ako nag-change. Sa dun, since wala akong prior na ginawang sukat with regards doon sa langis. So, hindi naman tansyahan. Okay? When I say wala akong panukat, may iba kasi kinakalculate sa dami ng laman ng bote or nitong lalagyan ng langis. So, ang ginawa ko is to use yung since wala siyang dipstick pero meron siyang window type na pan-check kung may langis ka pa or not. Nandun yung kanyang sukatan. Okay, pakita ko lang sa inyo. Okay, if you would see, andiyan yung F at saka yung L. Okay? So, ito yung full. Okay? Nilagyan, pinaano ko lang, pinasobrahan ko lang ng konti. Just to make sure na tama yung lagay ko. Ito yung pinaka low level niya. Okay? So, there you go. Okay, yun na yung langis natin. So, we are at bar sa ating motor. Okay. Let's try and see. Check whether ginawa natin ay okay. Done with the change oil sa ating change oil service sa ating S or GSS X750. Okay. So nilagyan natin ang diesel engine oil and then yung kanya K&N filter. Alright. So this one, happy ako, very happy ako kasi actually nagbago yung tunog ng motor. Naging mabuo, okay, unlike nung before na parang super open pipe.
ngayon buo-buo yung tunog niya. What else? Of course, yung aesthetics niya na kita mo yung naka-KNN na filters ka. Added look, syempre. So, again, thank you for watching Fat Boy videos. Okay, Fat Boy Customs video. So, stay tuned and subscribe sa ating channel para makita pa kayo na ibang tips or yung mga requirements ko, or let's say yung mga typical na ginagamit ko for my bike, and maybe it might be or it could be applicable sa mga requirements nyo rin. I'm not suggesting, okay, but if you wanna try, then again, go ahead, try it para ma-experience nyo rin yung difference, okay. If not, if di naman kayo satisfied, you can always revert back, okay. Just make sure na you are always on schedule on your maintenance para hindi naman mag-suffer yung ating mga motor with regards to repairs, maintenance, and servicing. Okay? So, see you on the next video. Thank you.